Magninyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radyo Eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, huwag liliban ha, dapat laging present! Kayo ay nakikinig sa Masaganang Coco Buhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan or School on the Air on Coconut Production for Region 12. Ang ating eskwelahan sa radyo para sa mga magsasaka ng niyog sa Rehiyon 12. School on the Air on Coconut Production, mga serye ng mga teknolohiya tungkol sa makabago, wasto at tamang pamamaraan sa Masaganang Coco Buhayan. Magandang umaga mga ka-agri-eskwela at mga bayaning magsasaka ng Rehiyon 12. Assalamualaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Isang masaganang pagbati po ang aming inihahatid. Ako po si Hannah Digyamad Pompong, Information Officer 3 ng ATI Region 12 na nakabase sa San Felipe, Tantangan, South Cotabato. And ako naman po si JL Oman, Information Officer 2 ng ATI Region 12. Itong programa ay hatid sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Region 12 sa pamumuno ni Director Abdul Aydayaan. At sa pakikipagtulungan, katuwang ang Philippine Coconut Authority Region 12 sa pamumuno ng ating Acting Regional Manager, Ma'am Emily Lorion. At hindi lang yan, JL, katuwang din natin ang Philippine Coconut Authority Sarangani Province sa pangunguna ni Acting Division Chief Sir Jerry Pronco at Engineer Agnes Lu mula po sa OIC Provincial Agriculturist ng Sarangani Province. Lugod din po nating pinasasalamatan ang ating mga minamahal na mayors sa buong suporta na binibigay sa ating programa, no? At lalo na sa ating mga magsasaka dito sa probinsya ng Sarangani. Honorable Alexander Brian Reganit ng Maitom, thank you so much po. Honorable George Falge ng Kiamba. Yes. Honorable Lorelai Pacquiao ng General Santos City. Honorable Maria Teresa D. Constantino ng Malungon, Sarangani Province. Nagpapasalamat din po tayo kay Honorable Vic Paul Salarda ng Alabel, Sarangani. And of course, ang ating Honorable Provincial Governor ng Sarangani Province, walang iba kundi si Honorable Governor Rogelio D. Pacquiao. Kaya naman po, inaanyayahan namin ang lahat na makinig at matuto dito sa ating agri-eskwela. Mapapakinggan po tayo tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga dito po sa himpilan ng 95.9 Max FM Jansan, Muse FM Kiamba at sa Radyo Kasaganaan sa Maitom, Sarangani. Ayan, alam kong excited na ang ating mga kadniyog mamhan, no? Mula sa bayan ng Malungon, Maitom, Alabel, Kiamba at General Santos City na nakikinig sa kanikanilang mga radyo. Ayan, kaya simulan na po natin ang ating programa. Noong Martes ay opisyal na nilunsad ang School on the Air program sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement signing. Ayan, nakasama natin ang ating mga municipal SOA coordinators ng apat na bayan na sa Sarangani Province at isang syudad dito sa General Santos City. Ayan, tama ka dyan, JL, at hindi lang yan dahil simula noong May 18 hanggang kahapon no May 24 ay pinuntahan natin mismo yung ating mga SOA enrollees para sa ating SOA ngayon. They are 500 enrollees, JL, no? At pinuntahan natin sila no upang ihatid mismo ang kanilang radio sets at mga training kits.
Nagsagawa rin tayo ng orientation sa kanila kung anon yung kanilang i-expect dito sa SOA na ito, no? Kaya alam ko, JL, nakikinig sila ngayon using the radio set na binigay natin. Yes. Kaya para sa mga greetings po, mag-text na po sa ating official text line 0969-017-8136. Ayan, inuulit ko po, 0969-017-8136. Ayan, kaya ngayon po ay meron po tayong importante at artistahing mga guests, yes, na kasama live the live dito po sa Max FM Gen San, Ma'am Hana. Kaya tayo po'y magbabalik, no? Pagkatapos ng ilang paalala. Suradong panalo ka, masaganang niyugan patungo sa kaginawa. Magninyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radyo Eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, huwag liliban ha, dapat laging present! Tayo po'y nagbabalik sa ating launching ng School on the Air on Coconut Production. Masagayan ng Coco Buhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. And gusto ko lamang pong batiin lang very quick, no, ang ating mga SOA enrollees. Ayan, hello sir and ma'am, shout out sa Sitio Pait Porokwan, no, ng Alegria Alabel. Ayan. Good noon po ma'am and sir from Arlene Salinto ng Barangay Alabel, Sarangani Province. Hello po sa inyo, of course, kay ma'am LUV Tangge Manggiling. To ma'am Jovelyn Tangge Salinto, ayan. Halos mga taga Porokpait, no? Barangay Alegria ang nanunood ngayon. Ayan. And of course, listening from Barangay Conel, si Sir Neleb, or si Ma'am Neleb Codinera. Hello, hello po sa inyo. And shout out sa Tumbo family, no, sa Guring Tumbo po, chairman sa Purok Tripa. At hello, hello po sa inyo, sir. And happy, happy watching and happy, happy listening. And of course, live na kasama natin ngayong umaga ang Center Director ng ATI Region 12. Walang iba po kundi si Sir Abdul Aydayaan. Ayan, Sir Abdul, batiin muna natin ang ating mga tagapakinig at tagapanood ng ating programa. Okay, JL, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig sa ating programa ngayong araw na masaganang Coco Buhayan Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Ito ang School on the Air on Coconut Production dito sa probinsya ng Sarangani, yes, at saka sa General Santos City. So with that, maraming salamat po sa ating mga LGU na kasama natin sa programa na ito, ang ating LGU ng Malungon, LGU ng Alabil, Kiamba, Maito, of course, ang ating General Santos City sa pamumuno ng ating mahal na mayor, si Honorable Lorelay Pacquiao. And of course, ang ating LGU Sarangani sa pamumuno ng ating mahal na governor na pinaka-supportive sa programa ng ating Department of Agriculture, si Honorable Rogelio Pacquiao. Oh. So ngayon kasama natin ang ating regional manager ng Philippine Coconut Authority sa Region 12, si Ma'am Emilia Lorio, na nandito na siya. Siya ang aming partner sa implementation ng ating programa sa ating mga coco farmer sa probinsya ng Sarangani and of course General Santos City. So ngayon araw na ito na
Ito ang ating simula ng ating programa, launching ng ating School in the Air on Coconut Production o sa dito sa ating Max News FM station ng Ginsan, 95.9, no? Oh, na ito ang kasama natin sa implementation ng ating programa natin sa School on the Air. So, ang aming mga kukuparmer dyan sa nabanggit ko na mga munisipyo na ngayon nakikinig na sila ngayon. Mayroon tayong 500 coco farmers na ngayon na kasama natin enrolled sa ating itong programa na School in the Air and Coconut Production under the Coconut Farmers Industry Development Program ng ating Philippine Coconut Authority. Ito ang matagal natin na hinihintay sa ating mga coco farmers, itong Republic Act 8524, oh. In short, yun na lang sinasabi natin na kukulibi na ay inaprobahan ng ating dating former president natin, no? So, ngayon, ito ang panahon na ngayon na makinig na tayo sa programa para maitindihan natin itong CIPIDP program ng ating PCEB as the lead agency. Maraming mga ahensya na kasama natin dito na yes, tutulong sa implementation ng programa na ito ng CIPIDP program. So, yun na lang siguro kasi kasama ko ang ating regional manager na dapat mapakinggan ninyo din siya. So, with that, ulitin ko na, maraming salamat sa ating mga LGUs, oh, na pinaka-supporte ng ating mga municipal mayor sa municipality ng Malungon, Alabil, Kiamba, Maitong, of course, and General Santos City, and the LGU Sarangani sa pamuno ng ating mahal na Governor Honorable Rogelio Pacquiao sa suporta niya sa programa ng ating Department of Agriculture, of course, ang programa ng Agricultural Training Institute, ang ating Philippine Coconut Authority. So, sana yun na lang ang inihingi ko sa inyo na every anong araw Webes. Yun? Every Webes ng 10 to 11, no? Nandiyan yes, na kayo. Wala na kayong problema. Oh, yung request ninyo na ano na, binigay namin sa inyo yung mga region natin na. Yes. Oo, hindi lang sabi ninyo na hindi kayo ano din. Dati ang ginagawa namin is yung magtapok ang mga ano na yun, participant. Yes, pero ngayon, sa inyong sariling bahay na doon kayo makikinig sa itong programa. So with that again, thank you GL, ang ating pinaka-active po na Chief of Information Services Section, si Ana Di Pompong, na kasama yes, namin ngayong araw sa launching of this School in the Air on Coconut Production. So with that, thank you. Maraming salamat po. Dakan salamat sa inyong tanan. Ayan, hindi lamang po si Sir Abdul ang kasama natin. May importanteng guest din po tayo ngayong umaga. Kaya naman po, babalik po kami maya-maya sa pagkatapos ng paalala. Magninyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radyo Eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, huwag liliban ha, dapat laging present. At tayo po'y nagbabalik sa ating programa, ang grand launching ng ating pong School on the Air on Coconut Production, Masaganang Coco Buhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. At kasama po natin ngayon live na live sa Max News FM Gensan, ang ating pong acting regional manager ng Philippine Coconut Authority Region 12. Walang iba kundi si Ma'am Emily Lorion. Ma'am, good morning po sa atin. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang napakagandang Gensan sa ating mga magniniyog at sa ating mga partner agencies in relation sa ating School on the Air
for the masaganang kokobuhayan Radyo Eskwela sa Pagninyugan. Ayan. So Ma'am Emily, ngayon nga po ang ating pinaka-grand launching na simula ng ating programa. Kaya naman gustong marinig ng ating mga 500 enrollees ang mensahe mula naman po sa ating Philippine Coconut Authority na siyang lead implementing agency ng Coconut Farmers and Industry Development Program. Ma'am? Ulit, isang magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga magniniyog. Kami po ay nagagalak na lahat ang ating pong mga magniniyog dito sa Sarangani and Jensan ay magkakaroon ng oportunidad na makapag bigay kaalaman po kami sa pagpapaunlad ng ating mga niyugan. Yes. Pamamagitan po nito, huwag niyong kaligtaan tuwing araw ng Huwebes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga ay makinig po kayo upang matutunan po ninyo ay yung mga pamamaraan paano po natin paunlarin ang ating niyugan at maiunlad ang ating pangkabuhayan sa pamamagitan ng ating SOA on coconut production. Ayan. Ayan, so ma'am, other than ating programa sa School on the Air program, this is one of the extension programs natin under the social protection. Ano po ba yung pwede pang i-expect ng ating mga coconut farmers under the CFIDP program? Sa ilalim po ng CFIDP ay meron po tayong 7 component na programa upang mabigyan ng kaunlaran ng ating coconut industry. Na pagkakaalam po natin, ang ating coconut industry is one of the biggest pillar of our yes. Philippine economy. So exactly. Sa pamamagitan po nito, sa ilalim po ng Coconut Industry and Development Program, meron po tayong mga programa kung paano po natin palakasin yung ating mga coconut farmers mm-hmm. organization through the assistance of the Cooperative Development Authority. And then kung kailangan po natin na i-diversify yung ating mga niyugan, ay kaagapay din po natin ang Department of Agriculture yes. upang mabigyan tayo ng mga intercropping programs ng coffee and cacao. And meron din po tayong livestock integration through the Bureau of Animal Industry. And then meron din po tayong dairy program sa ilalim po ng National Dairy Authority. And then para po sa ating coconut processing ay kaagapay din po natin yung Philmec upang matulungan tayo kung paano natin ma-improve yung ating mga processing ng coconut products in terms of food and non-food products. Yes. Kung kailangan naman din po natin yung suporta tungo sa research on product improvement and market linkage, ay kaagapay din po natin yung Department of Trades and Industries. And then yung atin pong mga anak ng mga magniniyog na nangangailangan po ng scholarships ay meron din po tayong scholarship program sa ilalim ng agapay natin na DepEd CHED po, Commission on Higher Education. And then meron din po tayong mga infra, yung mga farm to market roads kung saan ang atin pong kaagapay ay ang Department of Public Works and Highways. And then meron din po tayong mga credit services na tutulungan yung ating ibang magsasaka at ating mga kooperatiba kung nangangailangan po sila ng mga financial na assistance ay lumapit lang po sa ating partner na Land Bank of the Philippines, the DBP, and doon po ang ating mga pondo para sa ating financial assistance. At kung meron naman po tayong mga problema ukol sa medical and health problems, ang ating mga magsasaka po ay matutulungan din ng PCA sa ilalim po ng ating health and medical programs kung saan po ang Philippine Coconut Authority po ang siyang mangangalaga ng program under the medical and health programs of the coconut farmers. Opo. At ang ating po namang mga sa araw na ito kung saan meron tayong mga tinatawag na school on the airs at ating mga trainings, ang ating pong kaagapay ay itong ating partner ngayon na Agricultural Training Institute kung saan yung ating pinaka-aktibong direktor, Sir Abdul Layaan, ay kasama natin ngayon. Kasama rin natin si JL at saka si Hannah at ang aming focal na si Lordet yes. sa ilalim ng Philippine Coconut Authority. And then sa other trainings din po na skills training ay kasama rin po natin yung ating TESDA.
Ayan, so talagang napakaraming programa, pitong components po ang ating pong Coconut Farmers and Industry Development Program. At hindi lamang po ang ATI at ang PCA, no, ang mag-i-implement dito. Katuwang ang 13-14 agencies, ma'am, no? Yes, yes. Oh, so kaya para sa ating mga coconut enrollees, let's maximize this opportunity, no, and time na meron na po at approve na po ang ating pong batas na Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Ayan, Mama Emily, huling mensahe po sa ating pong mga SOA enrollees release para po matapos nila ang ating 16 episodes. So sa ating mga magsasaka, hinihikayat namin na tapusin talaga natin yung ating 16 modules sa ating School on the Air upang makuha natin yung mga iba't ibang oportunidad kung paano natin palawakin at paunlarin ang ating mga nyugan. Remember, knowledge is power. So ating coconut industry, suportahan natin upang mapaunlad pa at magkaroon pa tayo ng maraming oportunidad. Magandang araw po sa ating lahat. Ayan, at tayo po'y magbabalik sa mga konting paalala. Magninyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radyo Eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, huwag liliban ha, dapat laging present! Ayan, at tayo po'y nagbabalik sa ating programa. Maraming maraming salamat, Sir Abdul, and of course, Ma'am Emily of PCA Region 12 sa pagpapaunlak ng ating pong imbitasyon, and of course, for gracing this very important event sa ating mga SOA enrollees, which is our grand launching ng School on the Air on Coconut Production, Masaganang Coco Buhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Ayan, at bumalik na naman ang kapartner ko po, Ma'am Han. Yes, at JL, this time ay bibigyang linaw natin ano sa ating mga enrollees kung bakit nga ba tayo nagkaroon ng School on the Air or ang Masaganang Coco Buhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan, or ang ating School on the Air on Coconut Production for Sarangani Province and General Santos City. So ang title po ng SOA natin na ito ay hindi lang po dito sa atin ano sa Sarangani. Ito po ay uniform all across the Philippines, no? Sa lahat ng ating mga ATI regional training centers, lahat po ay nag-conduct ng katulad na ganitong programa. Yes. Ayan at ang ating pong programa na ito ay during sa ating pagbisita sa ating mga magsasaka, Ma'am Han, inilahad po natin ang programa ng Coconut Farmers and Industry Development Program, or ito yung tinatawag nating CFIDP. Ayan. Nagawa po ito dahil po sa passage, no, sa pag-aproba ng ating Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act, no? Yan po ay pinirmahan ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte bago siya bumaba sa posisyon bilang presidente. That was signed last February 26, Ma'am Han, 2021. Ito ang tinatawag nating RA11524, or mas kilala bilang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. At yung 7 components kanina na diniscuss ni Ma'am Emily, no, yun yung nakapaloob dito po sa batas na ito. And sa susunod na episode ay tatalakayin natin ano-ano yung mga 7 components na yun. Yes, JL. Exactly. Ayan, so dahil po meron na po tayong CFIDP, ano po ba ang talagang mission ng programa po na ito? So itong CFIDP program po ay it aims to consolidate the benefits, no, para sa ating mga marginalized coconut farmers. Naaalala ko, Ma'am Han, ito na ang matagal na hinaing at yes, iyak, a battle cry ng ating mga coconut farmers. Yes, mm-hmm. Ayan. And of course, para mapataas ang kanilang mga income, at hindi lamang yan, ang kanilang productivity. Kasi we have around 2.5 million coconut farmers dito sa ating bansa. At ang
maganda dyan, JL, sa programang ito, no, hindi lang isa o dalawang agencies ang magtutulong-tulong. Yes, para mabigyan natin ng mga serbisyo yung ating mga farmers. So, around 13 or 14 agencies po ang magtutulong-tulong para sa programang ito. Yes. Under naman po sa ating social protection, nandito po ang Agricultural Training Institute. Mm-hmm. No? Under sa training component, marami tayong mga extension modalities, ma'am Han, na tinatawag. At isa lamang ang School on the Air program. Mm-hmm. Ano nga ba itong School on the Air program, ma'am Han? No, ayan, no, katulad ng nabanggit ni JL kanina, isa lang ito sa mga training modalities namin sa Agricultural Training Institute. Ano, naniniwala pa din kami sa power ng radio para magbigay ng kaalaman sa mas nakakarami. Tulad nga ng nabanggit kanina, ang SOA na ito ay magti-train ng around 500 SOA, no, or SOA enrollees, yes, mula sa Sarangani and General Santos City. Kung ikukumpara natin ito sa budget natin sa mga face-to-face trainings, JL, makakapagkandak lang tayo ng around 3 to 4 batches ng training and will train around 20 or to 100 to 100 participants all in all. Wherein, kung gagamitan natin ng radio, no, gagamitin natin yung power ng airwaves, ay makakapag-train tayo ng 500 enrollees with the same budget, no. Mm-hmm. So dahil nga yung radio ay cost efficient. Efficient sa atin. And yung radio pwedeng bitbitin lang ng mga enrollees natin papunta, mm-hmm, sa farm. So habang papunta sila sa farm or nag-aararo, pwede nilang bitbitin yung binigay nating portable radio na small but terrible, no, yung pinamigay nating radio sa kanila. Ayan, sabi ko nga during sa orientation, ma'am Han, sa ating mga coconut farmers, mm-hmm, kasi very handy, very portable ang ating pong mga radyo. Bisan pang magsaka sila glubi, yes, no, makuhag tuba, yes, or di kaya mangupras, pwede kaayo. Nabisag manglaba, manghalay sila. Suksok mga... Suksok lang sa bulsa. Butangan rin nilag tali ang mga radyo, no. Pwede na kaayo nila madala bisag asa as long as na charge ang ato mga radyo kay rechargeable man. Yes. So, daghang salamat, no, of course, sa ato ang center director sa pag-approve, no, nga nahatagan yun o ga radyo ang ato mga SOA enroll. And now, Ma'am Han, ano ba yung pinaka main objective ng ating pong programa sa School on the Air? Of course, matrain yung ating mga enrollees, no, mabigyan ng panibagong kaalaman on coconut production, proper coconut production, processing, of course, and marketing, no. Mamaya ay malalaman natin kung sino-sino yung mga magiging resource persons natin on different topics na ilalahad natin sa kanila. So at the end of the 16 episodes, ang ating participants, we expect them na makapag-discuss na or kaya na nilang i-discuss, no, yung Philippine coconut industry situation or ang ating programang CFIDP, different parts and functions of a coconut and seed nut, dahil hindi lahat sa ating mga coconut farmers ay alam, no, yung mga parts ng coconut at yung seed nut at yung functions ng kada part. So, ayan. And of course, Ma'am Han, hindi lamang yun, dahil titingnan natin at i-identify natin ano ba yung mga recommended na mga varieties galing sa PCA. Mm-hmm. So, klaro po yan, ha, mga PCA recommended na mga varieties. At hindi lamang yan, pag-uusapan din natin yung mga plantation management methods, especially sa good agricultural practices, Ma'am Han. Yan, so exciting din na topic ito, JL. Symptoms of common coconut pests and diseases, no? Isa-isa sa talagang malaking programa ay problema ng ating mga farmers, no, dahil sometimes hindi nila alam kung ano ba yung tawag doon sa sakit na yun, JL, yes, no? And hindi nila alam kung contagious ba ito or pwede naman makontrol lang. At kung paano magpag-manage, yun talaga ang pinaka-importante, mm-hmm, po sa lahat. And of course, hindi lamang yan, pag-uusapan natin ng iba't ibang methods of farm diversification. Tinanong ko nga sila kung ano ang mainam at pwedeng gawing intercrop ng mga niyog. Ayan, ang dami nilang mga sinabing iba't ibang mga crops, ano? At hindi lamang po crops or commodity, even livestock and poultry animals, Ma'am Han. Yes. Pwede nating i-integrate sa ating pong mga niyog, dahil kapag marami tayong sources of income, no, yun yung napakaganda when it comes to farm diversification, because we have different sources of income.
Ayan. So nabanggitin natin kanina no na magiging partner natin ng PCIC yes. And ACPC. So may mga times, may mga episodes po na i-invite natin sila no para mai offer sa atin yung mga services nila na pwede nating ma-avail when it comes to loan and social or protection no doon sa ating mga pananim. And of course, yun nga Ma'am Han, pag-uusapan din natin yung value chain ng coconut. I-explain natin kung saang chain ba na mas nakakakita tayo ng mas malaki. No, is it sa production ba? Yes. Is it sa processing na side? So titingnan po natin yung kabuuan ng value chain ng coconut production para mainganyo yung magsasaka na ay hindi lang pala copras pwedeng gawin ang ating mga niyog. Marami pa pwedeng ibang gawin na which in turn mas malaki yung magiging income nila. For example, yung virgin coconut oil at iba pang mga byproducts ng coconut. Ayan, so pag-uusapan din natin ano, i-assess natin yung respective farms based doon sa good agricultural practices requirements, no? JL. So ayan. At ngayon naman sino-sino naman ang mga partisipante or official na mga enrollees ng ating programa, Ma'am Han? Ayan, so we have 500 coconut farmers listed in the NCFRS. Ano nga itong NCFRS, JL? That's the National Coconut Farmers Registry System. Yes, ayan. No? Kung sa ibang mga commodity meron tayong tinatawag na RSBSA. Mm-hmm. Very unique yung coconut, Ma'am Han, dahil may separate din po tayo na registration. No, which is yung NCFRS. Kaya paulit-ulit na sinabi ko sa ating mga taga-pakinig, especially mga enrollees natin, na importante na makapag-register sila sa NCFRS. Dahil ngayon, Ma'am Han, kapag wala ka sa system, registration system natin sa government, bihira kang makakatanggap or maka-avail ng serbisyo or programa. Ayan, so yung ating 500 enrollees po ay talagang listed na no, doon sa ating NCFRS as proven by the PCA and of course the local government unit. So we have 500 enrollees. Meron tayong 100 JL mula sa Alabel, 100 din mula sa Municipality of Malungon, 100 from Kiamba, Maitom, and of course 100 din from General Santos City. Ayan Ma'am Han, paano ba natin napili itong mga munisipyo na ito? Bakit sila ba yung priority natin na mga province or mga municipalities and cities? Yan, dahil sila no yung may mga malalawak na plantation ng coconut JL dito sa probinsya ng Sarangani. Ayan, so inuna po natin sila. And of course, we consider, Ma'am Han, no, yung radio signal natin na talagang dapat makakaabot sa ating mga munisipyo dahil useless din kapag kinuha natin sila ng mga enrollees pero hindi naman sila nakaka-access sa radio signal. So as of the moment, we are expecting na lahat ng ating 500 enrollees ay abot ng ating tatlong partner radio stations. Kung hindi man po, kindly inform your SOA coordinator para maipaabot po sa amin at magawa po natin ng paraan. Exactly. At ngayon naman, Ma'am, ano ba yung magiging output kada episode ng ating pong programa? Okay, so starting next episode, sa susunod na Thursday, 10 to 11 a.m. ay sisimula na po natin yung proper lectures no ng mga topics under our SOA on CFIDP. So meron tayong tinatawag na Coco Usap Tayo, JL, no? Mm-hmm. Yun ay yung 40 minutes na discussion ng topic between the host and the resource person. So tinawag natin siyang Coco Usap Tayo. Yung ating mga resource person po will come from PCA, of course sa atin sa ATI, yung product ng ating mga training of trainers, of course from PhilMEC and PCIC. No, so meron din tayong segment na Coco Tanong. This is very important dahil dito natin makukuha yung feedback no mula sa ating mga enrollees. So a segment where our enrollees can ask questions through text, no? Through a text message. So magte-text lang po yung ating mga enrollees. Mamaya sasabihin ni JL, uulitin niya yung ating official text line. So ang format po pag nagtanong po tayo ay name, barangay at ang kanyang munisipyo at ang kanyang katanungan. For example, ako po si Hanadig Yamad Pompong mula po sa Tantangan, South Cotabato. At ito po ang aking katanungan. Yes, para ma-filter po natin kaagad yung mga katanungan. Yes, ayan, para naman po sa ating text line, I believe may mga notebook at ballpen ng ating mga SOA enrollees dahil nakapaloob yun sa mga training kits natin. Pakisulat po ang ating text line. Ayan, i-ready na yung mga ballpen. Sige po, that's 0969 017
0968-8136. Ayan, uulitin ko po. 0969-0178-136. Ayan, tingnan natin kung may mag-text na kasi kanina ang daming nagte-text, no? So, tingnan natin for this coconut program. Alright. At ang overall output naman ito ng ating programa, Ma'am Han, and of course, yung 500 enrollees natin, hindi lang hanggang enrollees, kundi magiging 500 graduates. Ayan. So yan hopefully yung ipunin natin sila, JL, na during the graduation program. Yes. Ayan. Kung hindi naman kaya talagang mass graduation, we can have it clustered, no? Yes. Especially dahil may mga areas tayo na hanggang nasa mga bundok, no? But let's try to see, no, anong magandang gawin natin for our SOA graduation ceremony. And I think excited na din ang ating mga SOA enrollees, Ma'am Han. Ayan, so ngayon naman, Ma'am Han, dumako naman tayo sa mga learning levels natin. Paano ba natin ma-assess ang learning level ng ating mga SOA enrollees? So as usual, sa ATI po talaga, we have mga evaluation schemes, no? Para malaman natin kung effective ba yung ating modality, effective ba yung ating mga ginagamit na mga resources, ano? So for example, we have the resource person evaluation form. So dito po sa SOA natin na ito, sana ay habaan po natin ang pasensya dahil madami-dami po yung mga forms na ibibigay namin sa inyo para i-accomplish, ano? We have the resource person evaluation form para ma-rate po natin yung performance ng ating mga resource persons. Actually po, sa School on the Air ay nag-a-adjust din po yung ating mga resource person, JL, dahil iba dapat yung kanilang strategy sa pagtuturo ng face-to-face at yung pagtuturo using the radio, no? So talagang i-rate po natin yung kanilang performance para mas ma-improve pa sila. We will also have pre and post-test, JL. So I believe mayroon na silang copy ng pre-test. Sabi ko nga sa kanila, kahit 5 points lang yung score nila sa pre-test, okay lang yon. Dahil ang importante sa lahat, yung post-test. Yes. Dahil nasa 80% yung passing rate natin. Ano so, ba mangyayari pag hindi sila pumasa sa post-test, JL? Kapag hindi naman sila pumasa sa post-test, pwede naman natin sila iparetake. Mabait naman tayo. Para makagraduate. No? Para makagraduate. Mm-hmm. Ano? So hindi lamang yan, Ma'am Han, magkakaroon din tayo ng mga short quizzes. So 3 quizzes po yan. Ifo-florate po natin yan sa kabuang 16 episodes. At ang quizzes natin ay manggagaling sa ating mga experts. We no? assure you then na lahat ng questions ay matatackle during the topics. No? Exactly. Baka eto naman sila, sir, sila, ma'am, nagpapa-exam ng hindi na-discuss. Uh-oh. So we will make sure po na ang isasama natin sa questions ay yung mga na-discuss po ng ating mga resource person. And of course, hindi lamang yan, Ma'am Han. Magkakaroon tayo ng monitoring, no, sa ating mga participants. Baka anytime ay pupunta kami dyan at i-check yung mga notebooks ninyo kung talagang may laman po ba yan. Yes. O baka iba na ang nilalaman ng mga notebook natin. Song mga lyrics. Listahan na ng mga utang. Ayan. So, ayan, Ma'am Han, may nag-text, no? Good morning po. We are listening here in Connell. Ayan. Hello, hello po sa inyo, Ma'am. Meron din, ang dami na nagtitext. Hello Sir JL and Ma'am Hana, present po here from Barangay Connell, Jensan, from Ma'am Belen C. Torre. Ayan, so mag-text lamang po tayo, wag po tayong tumawag. Ayan po, ang dami pong tumatawag. Sige po, i-text lamang po ang ating mga pangalan para ma-shoutout po natin. Hello po, magandang umaga. Nakikinig mula sa Purok 2 ng Paet, Purok Paet, Alabel, Alegria, Alabel. Alam mo, Ma'am Han, talagang napakalayo nitong ano. Oo, pumunta kayo doon, nag-attend yes, ng training. Kahapon, kids. Talaga. Sabi ko, ilang bundok pa ba ang ating aakyatin para makarating tayo dito, no? Pero pagdating namin, talagang very welcoming ang mga participants natin doon. And in fact, Ma'am Han, talagang naghanda sila ng pananghalian ng bongga. Hindi ka malang nagdala kahapon. Actually, Ma'am Han, binigay na namin sa OMAG dahil iniwanan na po namin yung ating mga pagkain dahil sabi namin at babalik po kami doon, Ma'am, alam na. Joke lamang po yun. Sige po, at babalik po kami dyan any one of these days, mga next month po siguro, para ma-monitor po ang ating pong program. Ayan, JL, may mga nagko-comment din sa ating Facebook Live. Good morning, sir, ma'am. Watching from Kapatikyamba, Sarangani.
Kim Dawang. Nabati mo na ba ito si Sina? Wala pa. Okay. So good morning then from watching from Purok 13 Katanggawan, Jaselle May Mascardo, and from Polomolok, may nanonood sa atin. Ito yung kagandahan ng Radio JL, no, dahil kahit hindi natin sila enrollees, pwede silang makinig at exactly matuto. So good morning from Polomolok, watching Ma'am Annalyn, Annalyn Arinzol. And Ma'am Hanam, nag-text din si Sir Arnel C. Pugosa ng Barangay Connell Jensen. Good morning sir, saan po ba magpa-attendance? And magandang katanungan ito, Ma'am Han. And maaari po kayong mag-text sa mga SOA coordinators po natin na kayo po'y nakikinig ng ating programa para ma-monitor din ng ating mga SOA coordinators. Ayan, hello po from Bo Akasha, ay Purok Akasha ng Alabel. Ayan, pinuntahan ko din ito kahapon, no? Talagang mga active din. We have 40 enrollees ng Purok Akasha, Alabel. Hello, hello po sa inyo. Happy, happy listening sa ating programa. Ayan, may isa pa dito. Good morning, watching from Barangay Datal, Batong, Malungon, wow. Sarangani Province. Malayo din ba ito? Yes, super. Ito ba yung sabi mong malapit na sa Polomolok or Tupi? Ay, malapit na sa Tupi. Ayan. Hello, may daanan. Hello, kay Mamuita Joyce Sonyo Zamora. Ayan, mga nakikinig dyan sa Barangay Alkikan, Barangay Datal Batong, Barangay Datal Bila, Barangay Blaan. Yan, super malayo talaga. Pero ang nakakaganda maman, kasi nasa taas sila, malakas ang radio signal yan natin doon. Ayan. Shout out sa mga listeners sa taga Purok 1 Katanggawan from Zulina Family. Hello, hello po sa inyo, ma'am. Happy, happy listening. Ayan, ma'am Han. Kailan ba magtatapos ang ating pong programa? Ayun, kakasimula lang natin, mag-uusapan natin yung ending, ano? Okay, yung SOA natin will be aired from today, May 25 hanggang September 7 po ng the same year lang naman. 4 months po itong ating School on the Air, no? Every Thursday, isang oras lang po yung hihingi namin sa inyo from 10 to 11 a.m. So sana po ay wala tayong mamiss na episode. Kung meron man tayong mamiss na episode, balikan lang po sa Facebook page ng Max FM. Yes. Or ng Agricultural Training Institute, no, pwede pong balikan yung ating mga episode. Nandyan lang po yan sa aming playlist. At hindi lamang yan, ma'am, dahil i-upload natin ito sa YouTube. Dahil may mga participants na nagtatanong, sir, may YouTube channel po ba kayo? Doon pumunta kami sa ano, sa Barangay Luma, si Sir Art Naval, no? Kasi nanunood siya sa YouTube palagi. Sabi ko, yes sir, i-upload natin yan pagkatapos nitong programa, no, sa ating YouTube channel. Tech savvy na talaga yung ating kaya nga, ma'am Han, no? So, kapag ka na-miss nyo yung radyo, wala po tayong dahilan na hindi natin mapanood or mapakinggan ang ating programa. Yes. Dahil marami tayong ways and means, no, Ma'am Han? Yes. At sino-sino ba ang ating mga partner radio stations? Ayan, for this SOA, meron tayong tatlong radio stations na ka-partner. We have Max News FM Jansan, 95.9. So usually dito tayo magla-live, JL, no? Yes. And simulcast sa ating partner community radio sa Maitom, ang ating Nutri-Skwela Radyo Kasaganaan. Ayan, Radyo Kasaganaan sa Maitom. And of course, sa Kiamba naman, we have the 100.5 Muse Radio Kiamba. Ayan. So Ma'am Han, paano ba natin napili? Pasadahan lang natin. Baka yung iba nagtatanong, sir, bakit hindi ako nasali sa programa ninyo? Bakit sila lang? No, kasi meron talagang nag-iingitan minsan at yes, hindi natin yan na maiiwasan. So ano-ano ba yung... Limited lang kasi talaga. Yes, JL, limited no, lang talaga. Pero pwede naman talaga sila makinig exactly kahit na hindi sila enrolled. Ay, yung mga pinili natin ay yung mga coconut farmers, no, from the top coconut producing cities and municipalities in Sarangani and Jensen. So they are members of the Coconut Farmers Organizations and listed, of course, dun sa nabanggit natin kanina na NCFRS, preferably a recipient of any PCAC distribution program, yes, and should have access to radio. Pero sinagot na natin ito dahil sinagot nagbigay na natin tayo. Check na yes, check na sila dyan. Walang problema dyan. And must be able to complete, of course, the 16 episodes. Mag-answer ng mga quizzes natin. At least pumasa 80% of our post-test. Ayan, and of course, meron din po tayong mga SOA coordinators, Ma'am Han. Ano? So sino-sino ba ang ating mga SOA coordinators? Simulan natin sa ating napaka-aktibong provincial SOA coordinator ng PCA Sarangani, no, headed by Sir Jerry Pronko. We have our provincial SOA coordinator na si Sir Paul Benevic Berhes. Ayan, para naman sa mga enrollees natin dyan sa Alabel, ang ating po municipal SOA coordinator ay si Sir Roy Mart Palawan. And of course, for sa municipality of Malungon, nandiyan naman si Ma'am Febi Tampal. Yan, for the Kiamba naman, for the municipality of Kiamba, we have our
From PCA Sarangani, Sir Ray Pronco. And of course, from Municipality of Maitom, we have Sir Ernesto Nomus. And from the General Santos City naman, the very active Sir Dave Ariel Ayo. And of course, supported din tayo, Ma'am Han, ng Office of the Provincial Agriculturist, headed by, of course, our OIC na Provincial Agriculturist na si Ma'am Agnes L. Du. Ayan. And of course, ang ating sa pangunguna ng ating Honorable Governor, Honorable Rogelio Pacquiao. Ayan, Ma'am Han, may nag-text. Basahin ko lang ito dahil napaka-importante ito, Ma'am Han. Shout out po, birthday ko ngayon, Roberto Bayang from Purukpait, Barangay Alegria. Salamat po. Happy birthday! Ay, sana meron tayong stinger, no? Na, happy birthday! Yeah. Next time, meron na yan. Next time, maglalagay po kami ng ano, separate na stinger dyan para meron tayong happy birthday, yung parang ano. Ayan, meron din dito, JL. Shout sige, out sa mama and kuya ko na very focus sa pagpaminaw. Wow! Lily Codeniera and Alden Codeniera from Connell. So focus daw talaga sila sa panunood at pakikinig. And then nag-ano din si Mama Jean C. Rafael, Ma'am Han. Good morning po, watching from Maitom, Sarangani Province. Ayan, Ma'am Han, ano ba yung mga nilook forward natin dito na especially na mga dates na hindi natin pwedeng ma-miss, no? Ayan, no? Kung mapapansin nila doon sa training kits nila, they have several forms. Yes. Yung registration form, enrollment form, and the pre-test, of course. Iko-collect na po namin yan sa June 2. So, kindly give that or submit that to our municipal SOA coordinator. So, mag-iikot po ulit si JL para i-collect exactly yan sa June 2. So, dapat before June 2 ay submit na nila. Yes, sabi ko nga sa kanila, deadline po bukas, no? Bukas, Biyernes po, ibigay po natin at isubmit po natin sa ating mga municipal SOA coordinators. Unang-una, yung SOA enrollment form. Huwag niyo pong kalimutang permahan yung nasa baba. Ang ating participants registration form, kumpletuhin din po natin yung mga detalye na kailangan. May at perma din sa baba. Ang ating pre-test din po, bilugan ang mga tamang kasagutan. And of course, meron din tayong mga fill in the blanks po doon na sasagutan din po natin. At iiwan po natin sa ating mga sarili yung ating schedule of activities at farmer's guide dahil para po yan sa inyo at hindi nyo ma-miss ang ating programa. At guided din kayo sa ating programa, Ma'am Han, every Thursday para malaman natin kung anong subject ba natin ngayong araw, anong topic ngayong araw, diba? Ayan. Before anything else, JL, batiin ko muna si Sir Ronald Pakol mula sa OPAG South Cotabato. Kanina pa si Sir nagko-comment. Sir, thank you so much sa panunood dito sa ating SOA. Ayan, and of course, Ma'am Han, gusto ko lamang din pong batiin ang mga nag-text. Present po, listening on air, Jose Ladrera, Florina Ladrera po from Barangay Connell Jensen. And then, at meron din tayong nag-text pa na isa. Good morning, Ma'am Han and Sir JL. JM ang nalagay niya. Morning, I'm Janice Salva from Poblacion, Barangay. Poblacion in the Municipality of Malungon. Hello po sa inyo, Ma'am. Happy, happy listening. And so, makinig lang po tayo every episode dahil baka may mga announcement, no? At mga special questions na may mga special prizes. So, abangan po natin yung mga ganong klaseng mga pakulo dito sa ating School on the Air. Sabi ko nga, sino kaya ang magiging top notcher sa School on the Air program natin, no? Mm-hmm. At a-awardan natin during our graduation ceremony. Ayan. Medyo paubos na yung ating oras, JL. Yes, Ma'am Han, at tapos na nating mailahad ang ating programa ng CFIDP in SOA or School on the Air. At excited ako, Ma'am Han, sa mga susunod na episode dahil gaya po ng ating mga nabanggit, iba't ibang topics at subject yung pag-uusapan natin at iba't iba din yung mga tagapagsalaysay or resource persons po natin, Ma'am Han. Ayan. So wag po kalimutang mag-text doon sa ating official text line. Hindi lang po greetings, no? Pwede din tayong magtanong kung may mga gusto tayong i-clarify during our discussions with our resource person. So before tayo magtapos, JL, inaanyayahan ko ang lahat na i-like at i-follow ang aming social media accounts. For ATI, we have the Agricultural Training Institute Region 12. We also have PCA Region 12. Kindly like and follow our pages for more information about coconut production. So para naman sa karagdagang kaalaman, bisitahin po ang aming www.e-extension.gov.ph para mag-enroll sa iba't ibang kurso na mga online courses po sa agriculture and fisheries. So wag po nating kakalimutan na, no, itong ating
schedule ng ating SOA every Thursday tuwing Huwebes. Huwag po tayong malito dahil may SOA din po prior to this, but that is for the Rice Competitiveness Enhancement Fund. So kapag nakapag-tune in kayo earlier at nag-tune in kayo ng mga 9:30 ganon, tapos sabi nyo, ha, bakit Rice ang pinag-uusapan nila? Huwag po tayong malito dahil talagang may SOA po kami on Rice prior to our program, which is 10 to 11 a.m. Ayan, ah. Kaya naman, Ma'am Han, batiin natin ang nag-birthday ngayong araw at ngayong week, no? Nahihabol. Happy, happy birthday sa lahat na nag-birthday ngayong week. And of course, maraming salamat sa ating provincial coordinators and of course, mga municipal coordinators po natin, Ma'am Han. Ayun, huwag po natin kalimutan, kada Webes po dyan, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, mapapakinggan po tayo sa Max News FM Jensan, Radyo Kasaganaan, Maitom, and News FM Kiamba. Ayan, shout out po ma'am and sir, nakikinig po kami ngayon from Katanggawan, from Sir Roselle Aguilar. Ayan na, hello po CFIDP clients under Coco Fea from Purok 1B, Barangay Katanggawan, Jensan, si Sir Lodim Jody Ando. Wilar. Hello, hello po sa inyo, sir. Ayan, Ma'am Han, wala na tayong sapat na oras. Yes. Ang bilis na isang oras, ano po? Ayan po, sa ngalan po ng ating ATI National Director, Engineer Remilyn R. Recoter, MNSA CESO 3. And of course, our Deputy Director, Ma'am Antonieta J. Arceo, and the ISD OIC, Sir Joven Calasagsag. Sa ating pong PCA Region 12 Acting Regional Manager, Ma'am Emily Lorion. At sa ngalan din po ng ating PCA Sarangani Acting Division Chief, Sir Jerry A. Pronco. At sa ngalan din po ng aming gwapong-gwapo at batang-batang Center Director ng ATI Region 12, Sir Abdul Aydayaan, na live natin kasama kanina. And ang ating gwapo din at active na regional focal person ng ATI for Region 12, Engineer Chofilo Humawan Jr. And of course, maraming salamat sa lahat ng ating mga nakinig, sa ating mga guests, and of course, sa ating radio station. And of course, makakalimutan ba natin, yes, Ma'am Han, ang suporta ng ating Department of Agriculture Regional Field Office 12, no? Headed by our OIC Regional Executive Director na si Sir Sailila, yes, E. Abdullah. Doc Sai, hello po kung nakikinig po kayo. Maraming salamat sa programa natin and of course sa suporta po niyo sa iba't ibang programa ng mga ahensya under sa Department of Agriculture. Ayan, para naman sa susunod na episode natin, pag-uusapan po natin ang coconut industry situation at tungkol sa programa ng CFIDP. Makakasama natin dyan si Engineer Chofilo T. Humawan. Ayan, hanggang sa muling episode po ng ating School on the Air program, ako po si JL Oman. At ako naman po si Hannah Digyamad Pompong na nag-iiwan ng isang masaganang umaga. Mga bayaning magsasaka, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.